Alright mga kayupe, ito na nakita nyo na. Hood damage tayo ngayon ng Fortuner. Ito nahulugan daw ng mangga sa parking. Habang si Sir ay magpaparehistro ng kanyang sasakyan. So ngayon mga kayupe, first step natin, knockdown muna natin lahat ng crown, lahat ng matataas or high spot para hindi tayo mahirapan mag-push mamaya. Kasi ang crowns na yan, yan ang nagpapatigas pag hinahatak or pinupush na natin yung dent. Dahil nandyan yung pinaka-pressure ng dent natin. O yan, patuloy pa rin ako nag-knockdown. Kaya ito. Ngayon, para hindi tayo matagal sa pagpupush, tulungan muna natin ng gamit ay RoboLifter. Iangat muna natin ng konti yung pinakalubog or center ng dent. Para mamaya, kung ano yung matitira, yun na lang ang ipupush natin. Hindi na tayo matatagalan at hindi ganong mabubugbog yung metal kapupush. Yupe, nakita nyo, nagbago na siya. Ayan, ganyan na lang siya kaliit. Dalawa, ito at saka ito. So, ang gagawin natin ngayon, after natin mag-glue pulling, mag-push na tayo ngayon. Gamit na tayo ng push rod. So, pinaliit muna natin para hindi ka mabugbog yung yero o yung metal. Nanonood lang. So, kahawak muna ng hood. Kaya mo, pag decidido na kung hindi na bumalik, training ako sa'yo, pwede? Oo naman. So, ayan mga kayupe. Start na tayo mag-push. Iaangat natin lahat ng mga low spot areas. So, ano yung linya? Yung mga natirang dent kanina. Pagkatapos natin mag-RoboLifter or glue pulling. Kita. And patuloy lang tayo nagpupush hanggang sa mawala yung mga low spot. So yan mga kayupe, tapos na tayo. So makita nyo yung PDR line board natin, diretso na. Ayan. Diyan part yung may dent na yan. So ito. Ito na yung pinaka-outcome ng PDR natin sa hood damage. Ayan. Wala pong pininturahan dyan, 100%. Balik po uli sa original shape. Mga kayupe, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po.